Okay, so welcome sa part 2 ng ating weekend charting session. And yun, chart natin itong ating mga stock request dito. Okay, so sige. Yan. SCC. Simulan natin sa pinakamainit na SCC. So, okay na to. SCC. Save lang. Okay, so si SCC nasa taas pero hindi nakaligtas sa sell-off, no? Normally, tumama siya sa yun, sa support. Yung previous breakout niya. So, ayun, kita naman natin yung consolidation doon and then breakout. And yun, may support naman doon. So, tingnan natin kung kaya niya, no? Pero sa MACD kasi is hindi pa siya totally tapos mag-correct. Okay? Hindi pa siya nagko-cross. Actually, nagsisimula pa lang siyang mag-change. Okay? So, last time, nag-correct din yan dito. And medyo malalim, no? Yung correction niya. Ayun. Ganun kalalim. So, tingnan natin kung saan ito pupulutin. Pwede rin naman nating subukang lagyan ng PIB. Pexi lang. So, itong level lang na to. So, 1, 2. Pwede dito sa 382. Okay, baliktad yata yung PIBs natin. Okay, so yun, 1786. 618 ang pwede. Okay, mas maganda nga yung 618. Pag 382, masyadong malalim. Pero may support naman sa 382. 382 and 618. Sige, lagay na lang natin parehas. Ayan. So, pag dito, sakto dun sa consolidation nito. So, that's support 1. Kasi kung bearish pa sa Monday, Tuesday, so baka may isang drop pa yan dito. Pero pwede namang strong na yung level na yan. Ito. Pwede namang strong na yan. Kasi nandun din naman yung MAs niya, you know. May MA50 dun. So, pwedeng safe yon. And then, next PIB level is dito sa MA100, no? So, pwede rin dyan. Tingnan lang natin kung saan siyang area mag-create ng support. So, alin man sa dalawang yan. Pero, yun nga. Kaka-oversold lang. O kaka-overbought pa lang. And nagko-correct pa lang siya. So, patapusin natin yung correction. Okay? So, alin man sa dalawang yan. Pero, still uptrend pa rin yan. Nagko-correct lang talaga. So, sa dito sa ating fundamentals is, you know, taas ng net profit, taas din ng earnings above estimate, book value is 12, P is 5, historical is 11. So, pwede pa, no? Dapat matimingan lang yung support. Okay? 39, 40 yung kanyang last. Yung pinakang high na ano na target 40 pesos. Tingnan natin kung may 40 doon. So ito yon, 38 pwede rin. Ayan, so diyan sa part na yan. So tingnan natin dito no, kung dito natin makukuha. So sana may ganyan. So that's 27% no. Kung dito naman so 17 pwede na din. Pero nga pala may insider selling to. Abangan nyo sa disclosure kung tapos na or kung tuloy-tuloy. Kasi kung tuloy-tuloy, di baka malalim pa. Okay? Kung tumigil na, di baka dito lang sa first support. Okay? Still, nakabuy. Tatlo, isang naka-hold. Okay? So, that's SCC. So, next, DMC. DMC, naka-range. Actually, hindi pala range to. Parang ano yun? Parang rounding top. Pero hindi pa kompleto. Okay. Tingnan natin dito sa ilalim. Ayun. Pwede rin namang triangle formation. No? So, alin man dyan. So, let's say bumagsak dito. So, pwede. Pwedeng magbuo ng ganyang pattern.
Anyway, chart lang naman yan. So, mas maganda kung meron dito sa 8.15 or somewhere dito sa 8.30 kung may 8.30. Ayan, yung part na yan. Mas okay dyan. So, I think pwede, no? Pwedeng bumaba. Kasi nag-i-start pa rin lang yung correction niya. Tanggalin na natin tong rounding top. Mas parang maganda yung, ayan, mas mid-term is mas tama siya, no? Yun, nag-i-start pa lang yung correction. May selling pressure. O, tingnan natin kung tatama dito. Anyway, last charting naman ng Wednesday, sabi natin is dito tayo talaga mag-aabang, 8.30. Okay? Resistance kapag nag-breakout. Yun, 9 pesos hanggang 10. Tingnan natin dito. Tingnan natin dito sa, ayan. So, goods din, no? Taas din, 43%. Okay na okay din. Walang problema sa balance sheet, parehas yung dalawa. Yun, earnings is also good, no? Ayun, no? Above estimate. Okay, so not bad for DMC. So, maganda rin yung fundamentals. Current PE is 4 times. Historical niya is 12. So, parehas maganda yung SEC and DMC. Target is, lowest is 10 pesos, yun. So, isang buy, isang trading buy, isang hold. No? So, halos equal sila. Magkaiba lang tong dalawang to. May magkaibang broker yan. Pero, so far, pares silang may mataas na buy rating. Okay? So, yun, 9 pesos. Let's say 10. So, dito nga. Dito. 9.9 ang conservative and then hanggang dito. So, tingnan natin. Sa iba, hindi natin ina-expect na ma-hit yung TP, no? Pero dito, it's possible kasi maganda yung forecast. 13 up to 20% yan. Yo, next is SPNEC. Before we continue, I would like to thanks our partner, no? To Trade Asia. So, yon, if you want to get those data na pinapakita ko sa inyo, nandito lang yan sa statistics and then analytics. Yon. So, makikita nyo na dyan kung, limbawa, let's say PSE yung gagamitin nyo. No? So, check natin yung PSE. And then, kung gusto nyo makita yung mga consensus, eto yan. So, yan yung mga target price and potential upside. Eto rin yung rating ng lahat ng brokers. No? So, inaano nila yan, ina-average and kinukuha yung consensus. Same thing with the target price and potential upside. So, if you want to dig deeper dito sa kanilang fundamentals din, makikita nyo yung mga dividend yield, the PE ratio. Ayan, nakalagay din dyan, PE ratio, 12 months PE, and then the price to book, no? Meron din dyan price to sale, yon. And if you want to check the insider's trading, no? Insider's buying, kung meron. So, ayan, kita yan dyan. May papakita dyan. Even yung mga share buybacks, no? So, nandyan kung ilan yung binabuyback nila for the last 12 months or up to 1 month to 12 months, yon. So, even yung liquidity, ayan. Liquidity, yung chine-check natin kung gaano ka liquid yung isang stock. Ayan, so makikita nyo sino yung top and lowest in terms of total value. Ayan, so kitang-kita agad yan dyan. So yun, kita o. Oh, RLCSM and so on. Oh, so that's it for the, ano? Okay, so that's it. So if you want to open an account with 2Trade, just click the link below para ma-access nyo yung gantong magandang klaseng trading platform. SPNEC, mukhang kinukompleto na yung pattern. Ayan, kinukompleto na yung, ayan. Nag-breakout, tapos bumabagsak ulit. So, yun. Ganda ng pattern ito. Descending, no? Descending triangle. So, may chance yan tumama dito, pabalik. Kasi yun yung pinapakita niyang pattern. So, wag magmadali dito, no? Yan. 146 pa rin ang support. And, ayun, no? Indecision pa kung down or up. Normally, sideways siya with downward bias kapag ganyan yung formation. Pero, depende. May project, may program with Terra, pero that's long-term ang perspective. So, hindi pwede siyang calendar play. Though long-term, so matagal pa, baka may chance pa dito yan, no? So, tingnan natin kung maka-breakout dito.
pinaka-breakout dito yan, yes, yan yung mas massive na ano, mas massive yung kanyang possible na rally kapag ganun. Kapag naka-breakout yan dyan. Okay, technicals lang naman. Okay. FA! Pero sa akin, dito lang yan. Knowing na bearish, no? 2 pesos pa din. Yan, yan pa rin yung full number psychological resistance. Fundamentals, SPNEC. So, wala pang laman, wala pang share swap. Medyo matagal, ma-approve ng PSE. May isa namang buy. Pero, ayun, no, PE is negative 100. 61. Book value is 0.38. So, wala pang value unless na mag-share swap, doon lalabas yung value, no? Anyway, naka-factor in na naman yung share swap. Inaalam lang kung magkano yung presyo. And kailan. Yan lang yung inaantay dito. And of course, if the SRO is below the market price, then pwedeng mag-drop pa, no? Pwedeng i-discount pa kasi yun. So, antay muna ng ano. Kung bullish yan, bullish market, pwede yan. Pero kung bear market, antay ng data and then antay mag-price in. Okay? So, yun. Meron pa tayo ditong tatlo. Ali, SMC, and SM and AC. So, Ali. Ayun, si Ali. So, si Ayala is, yun, may downtrend dun. Ayun, may uptrend din dun. Pwede rin yan dito. Yeah, mas tama. Pero breakdown na, no? So, downtrend na siya in the medium term. Saktong-sakto sa resistance. So, if I were you, I will not try to buy this stock at this level. Yan, resistance yan. You know. Sakto dito. Boom, boom. Tapos dito pa. So, ngayon, okay. O, yun. Ito yung kanyang downtrend channel, no? So, baka mas malalim. Pero, normally, kung Ali yan, tingnan natin, ha? Kasi kung chart-wise lang ang pag-uusapan, o, pwedeng mag-revisit dito. Actually, malalim to masyado, eh. Pero, ito. Sige, ito na lang muna. Yan, yan na lang muna. Kasi kung chart-wise, susundan nyo itong trendline na yan. Okay? Pero kung horizontal, pwede yan dito. Or let's see kung, ayun, dun talaga. Dito talaga. Kasi basag na yung support niya. Pwede rin naman dito. Ayun, yung area na yan. Okay? Downtrend. Ayan. Sabi ni MACD, downtrend daw. Downtrend din dito and so on. So, abang muna. Baka yan, mga 27.50. Malay nyo, ang gawing formation is ganyan. Okay? Pero normally, ayun, no? Downtrend channel. So, pwedeng lumampas dito. Pwede tumama dito. And then, ganun. Okay? So, that's Ali. Check nyo ang funda ni Ali. So, not so attractive. Kasi down sa estimate. Only 10% over 67 sa Q1. So, misestimate. PE is 142. So, overvalued dito. Is 24 times. So, undervalued kung forward, kung mahihit yung target, pero hindi nga eh, na-miss nga, diba? So, pass muna for Ali, unless mayroong massive sell-off na umabot dito. Ayan, somewhere 25 baka. Pero still bounce trade lang. Not a long-term hold, no? You know, may goods naman, may tatlong buy naman, and may isang hold. Pero for me, 40, pwede. Fundamentals, pero ang technicals niyan, kung dito mo makukuha, o yan ulit, 17. Pero kung magre-range ha, pero kung hindi magre-range, which is most likely hindi, so baka yan lang. Actually, pasira na pasira yung sentiment ng global market, lalo nung lumabas yung ano, yung CPI ng US. Ibig sabihin, not enough. So baka mapagaya yan sa 2000 or sa 1970s high inflation era. Actually, one decade na high inflation yun. And
parang war din yung naging reason for that, no, Second World War. Yun, so hopefully wag magkaroon ng war. Okay, and ma-arrest agad yung inflation. I mean, Third World War. So mukha namang hindi doon naabot, pero who knows, di ba? Anyway, so wag magmadali, ingat-ingat lang. Kahit nga walang war, kahit high inflation era lang, medyo mahirap pa rin i-arrest yun and matagal. Okay? So that's why we're bearish. Yan na rin yung nakita natin nung January pa lang. Nadagdagan pa nung war sa Ukraine. Yun. So lalong nag-exponential yung inflation. So dapat saglit lang yan eh. Di ba nga, sabi natin dun, by mid-year, pwede na, di ba? Mid-year ng 2022. Pero for now, baka mid na ng 2023 na. So, depende pa rin sa mga events. SM. Okay, so SM naman tayo. Yun, SM. Naka-range. Pero downward yung bias sa long term. So, pwede nating yan. So, nasa support naman sa long-term support niya. Okay. Dito pa lang long-term support. So, mga below 800 ulit. Pero sa mid, sa short term is ayan, sa mid pala is yan. And sa short is nandito. No? So, layo. Layo pa naman sa resistance pero malapit na sa support. So, you can try dito. Tingnan natin yan. Mukhang ito yung support niyang binubuo. So, remove na natin to. So, yun. Pwede dito. Near 800 or below 800. Last time, umapak doon. Nag-bounce. Pero this time, baka mas malalim, no? Tingnan nga natin to kung so, wala tayong makitang support dito. Grabe, ito yung mga pandemic levels pa. Binibisit na nila. Grabe talaga yung market. So, mas safe talaga naka-short kesa mag-buy, mag-long. Kasi pag-long, wala namang reason to be bullish. Eh. So, safe talaga yung maging bearish and mag-short kesa mag-long. Kung maglo-long ka, mga quick bounce lang. Kasi nasa 1 year pa lang tayo, nasa year 1 pa lang tayo ng high inflation. Last 1970s, inabot din ng almost 10 years. So, kung mabilis tayo ngayon, let's say 5 years. No? Or kung mabilis aggressive yung Fed, let's say 3 years. Eh, nasa year 1 pa lang. Eh. So, ibig sabihin, may remaining 2.5 years pa na isa-sacrifice. No? So, you cannot say na bottom na yan. Pwede pang mas malalim. Like, for example, kunyari dito. Kasi 3 years nga eh. Nakaka 6 months pa lang. Diba? So, yun yung mga sentiment natin. That's why we're not too bearish ongoing or we're not too bullish ongoing long term. Kahit mga heavyweights pa, no? So, yan for me, bounce play 800 and then another bounce play sa 750. SM... yun, ganda ng earnings, no? Mabestime ito. Goods din ng balance sheet, so okay ito. Maganda ito sa SM. PE is 20 times, yun. Undervalued na pala ito ngayon. No? Target is 1,000 above. Yun, no? Kung i-average natin yan, so that's 1,061. Yun, isang hold lang. And then the rest is buy na. Though trading buy ako, trading buy lang din ako. Parang si Broker A. Pero pwede yan, trading buy yung mga dip. Mas maganda pa siya kaya, no? AC, oh. Si AC may isang neutral. Dalawang buy, isang hold, no? May, ang dami kasing corporate action ni AC. Okay, check nga natin si AC. Save muna natin to. So, AC... AC nasa support na. Pero this time, baka ma-break itong support na to. Tingin ko lang, mababasag yan. Pwedeng mag-lower low yan. Anyway, malapit lang naman. Ito lang naman. Or,
pwedeng 600. Grabe, 600 na si AC. Sobrang cheap na. Pero marami tayong nakitang ganyan, cheap for a reason, and nagtuloy-tuloy talaga yung pagbagsak nila. Tingnan natin. So 5%. 5 is to 10 pag dito mo binili. 1 is to 10. 1 is to 2. Okay, pero kung dito natin makuha. Oh yan, pwede yan dito. Anyway. Uptrend naman siya sa medium. Ayan. Medium term is uptrend. So kahit dito, uptrend din siya. Pero ito is nag-breakdown eh. Hindi maganda eh. Itong kanyang level na to. Okay, ulit. Ayan, so yan yung medium term uptrend. Kaso nabasag kasi, yun o, breakdown. And hindi niya na naabot para i-test yun. Yun yung hindi maganda. So, nagre-range siya ngayon. So, I think, pag hindi yan, sa akin lang, medyo bearish kasi ako eh. Pag hindi yan na-hold this week, so, baka may chance na ma-revisit yung ating next range, which is yan, no? So, pwede to trading by this point 600. Tapos, sell lang dito. Ayun. So, 7% upside. So, ganun-ganun lang muna. Baka mag-range yan pababa, no? Ayun, no? Sabi ni MACD. Ayun, downtrend daw. Eto pa. Anyway, bullish divergence naman to. So, isang bagsak pa. Dito. AC, pwede yan. Saka SM. Ito yung magandang i-bounce play. Saka magandang i-range trade. Or, alam niyo yun. Ito kasi yung may value. Yan o. Pwede ito dito. 3% lang. Wait naman. Last time, nakabounce siya ng 9%. So, let's say binasag to. Dito umapak. 750. So, yun. Pwede dito. Pwede rin dito. 9%. Tingnan natin. So, mukhang may play itong mga to. Okay. So, yun lang. ACSM. So, it's up to you kung ano ang bet nyo dyan. Pero ako, ang bet ko dyan is yung heavyweights na ihahataw ng sobra. Pag meron din, pwedeng mag-bounce play. So, yun lang. Thank you for watching. Still, ongoing ang enrollment. Though, end na. Pero pwede kayong humahabol dito sa ating fundamental trading course. And if you want to join our Discord sa YouTube naman, click the join button near the subscribe. So yun, pwede kayong jumoin dyan. May community dyan para sa mga YouTube subscribers. So that's all. Thank you for watching and see you sa, I think wala tayo sa Wednesday. So next week na ulit. Next week, year end. So ingat-ingat dahil wala tayong charting sa Wednesday. Pero I am warning you na may massive, possible no, round 2 selling sa this week hanggang I think maybe Tuesday or Wednesday. Yeah, so that's it and yun. Thank you for watching. Hello guys, welcome sa Hybrid Analytics YouTube channel. In this channel, we are making a lot of review every week ng mga stock request, no? Galing sa ating Facebook group. And then, paka-subscribe natin, i-click natin yung bell, tapos i-lock natin yung all para may notifications kayo every time na nag-update tayo or nagpo-post tayo sa community. Okay, so dito sa community, meron tayong mga ilang announcement, mga as in the community ng lahat ng nag-subscribe. And then, if you want to learn more about stock market, just check our playlist. And then, ayan, nandito yung ating mga stock market learning resources. Meron din tayo dyang free webinar series, 17 videos, no? Yung isa is 19 videos. We also have here a join button, so if you want to unlock yung mga video na for members only. Anyway, if you want to vote dito sa ating mga stock requests, yung chinachart natin every week, so just join our Facebook group, Philippine Stock Market Analytics, okay? So, join lang kayo dito para makapag-vote kayo dito sa ating poll na chinachart naman natin every
Friday, Saturday, and Sunday. Okay? Last date rin tayo nag-poll para sa live charting every Wednesday or Tuesday. Okay? So, join lang kayo dito. Philippine Stock Market Analytics, TFT Institute. Enjoy watching, guys, and thank you for supporting our channel.